isang malaking sakripisyo para sa isang ina at OFW na hindi masubaybayan ang paglaki ng kanyang anak, lalo pat kung wala pang muwang nang iwanan niya ito. Ang kwentong kababayan natin ngayon ay tungkol kay Chona May Pabio ng Taiwan. Hi, my name is Chona May Pabio. Factory worker ako dito sa Taiwan. Is it your first time to work abroad? And gaano ka nakatagal nagtatrabaho bilang factory worker? 2 years na po ako dito nagtatrabaho dito sa Taiwan as factory worker. Tsaka first time ko. Hindi madaling maging isang OFW lalo pat first time mo kasi mag-abroad. Medyo mahirap din kasi syempre malayo ka sa pamilya mo. Kakaisang taon pa lamang ng kanyang anak ng mga ibang bansa si Chona upang maging OFW. Naiwan ito sa pangangalaga ng kanyang asawa. What made you decide to work abroad? Siyempre, may anak ako. Gusto ko makapagtapos yung anak ko ng pag-aaral. So, nag-decide ako na makapag-abroad para mas lalo akong kumita at makapag-ipon para sa future niya. Gaano kahirap? How do you keep in touch with your loved ones, especially ngayon? Sobrang hirap kasi nakikita mo na lang siya sa video, sa mga pictures. Tapos naaalala mo yung time na kasama mo siya. Sobrang hirap kasi nga hindi mo siya nakakasama. Sa 2 taon niya sa Taiwan ay kaakibat na nito ang sakripisyong hindi mayakap ang kanyang anak at asawa. At tanging social media na lamang muna ang nagdudugtong sa kanilang pamilya. Ano yung greatest challenge na kinaharap mo bilang isang ina at bilang isang asawa dahil naging OFW ka? Yung sacrifice ko na mapahiwalay sa kanila. Lalo pat bata pa yung anak ko, umalis ako, tapos babalik ako sa kanya ng malaki na siya. Medyo mahirap sa akin yun. Napakahirap para maging isang ina na mapalayo sa kanyang anak at sa asawa niya. Hanggang kailan ka magtatrabaho bilang isang OFW? Hanggang kailan mo titiisin mawalay dun sa mga taong naiwan mo dito sa Pinas? Hanggang sa matupad ko na yung goal ko. Matupad ko yung pangarap ko para sa anak ko. Siguro yung mag ganong time, magtitigil na ako mag-abroad. Si Chona ay isang ina na hindi naman ninais mawalay sa kanyang anak. Ngunit piniling iwanan ito upang masigurado ang kinabukasan ng kanyang anak. Iniwan mo siya ng bata pa siya. So hindi ka ba natatakot na baka, oo nga, nakaipon ka ng pera, oo nga, nakapagpundar ka ng bahay, pero pag uwi mo ng Pinas, pwedeng hindi ka nakilala ng anak mo? Natatakot din ako to the point na mangyari yon. Kasi bata pa siya nung umalis ako. Tapos babalik ako, malaki na siya. Medyo mahirap sa akin yun, masakit sa akin yun. Pero dahil nga gusto ko bilang isang ina, alam natin yung best natin sa anak natin. Gusto ko makatapos siya ng pag-aral. Gusto ko makita ko na yung future ko para sa kanya is good. Taong 2013 nang maging magkasintahan sila ng kanyang asawa. 2017 nang magpakasal sila. At 2018 nang magkaanak sila. Isang taon nang makalipas ng mga ibang bansa si Chona. How do you manage long-distance relationship with your partner? So yun nga, through message lang sa messenger, chat-chat lang kami, tapos video chat, yung mga ganun. Okay naman, as long as committed naman kaming dalawa. Nung nag-decide ka to work abroad, ano ang sabi nung asawa mo? Nung time na yon, dalawa kasi kami talaga nag-abroad. Tayo nag-apply to abroad. Kaso nga, nauna lang ako. Pero, yun nga, sabi ko naman sa kanya, paalin mas aming dalawa kung sino ang magpupunta dito, okay lang. Kasi para naman sa kinabukasan ang anak namin. Kaya para sa kanya, okay lang din naman.
Ano ang challenge ng pagkakaroon ng long distance relationship? Katulad namin, committed na kami, kasal kami. Hindi talaga mawawala yung, minsan mag-aaway kami, minsan matatakot kami kasi baka mamaya niyan, magkahiwalay. Pero hindi naman, as long na may tiwala kayo sa isa't isa, kaya niyong panindigan yung mga bagay na ganito. May pagtitiwala kayo, hindi matitinag yun ng kahit sino. Nasusuklian ng ngiti ang lahat ng sakripisyo ng OFW na tulad ni Chona sa tuwing nakikita niyang gumiginhawa ang buhay ng kanyang pamilya. Sa pang-araw-araw naming paggastos, dati kasi hindi kami makagastos ng kunbawa sa pagkain, kakain sa labas, ganyan. Dati hindi kami makakain sa labas ng ganun. Ngayon, nakakakain na sila sa labas, masasarap. Yung mga ganun na nakikita mo na masaya sila, na masaya yung pamilya. Is it worth it na malayo ka sa pamilya mo pero na ibibigay mo yung pangangailangan nila? Worth it kasi yung pinaghihirapan ko, nakita ko naman na sa amin na pupunta, na masaya naman sila. Nakikita ko na nabibigay ko naman yung mga gusto nila. Nakakatulong ako sa pangangailangan nila. Sobrang proud ako kasi yung mga pinaghirapan ko dito, alam ko na tulong ko sa kanila yun. Isang malaking tulong ko sa kanila para makita ko sila na masaya sila. Sa panahon ng pandemya, kamusta yung kalagayan mo dyan? Dito, nakakaranas din naman kami ng medyo may pagkahigpit kasi dito sa mga ganyang bagay. Lalo na ngayon, pandemic. Hindi kami pwede basta lumabas. Hindi kami pwede kung saan-saan pumunta. Medyo mahirap din, pero yung trabaho ko naman, hindi na makatulad ng iba, na nangyari sa iba na halos nawala na sila ng trabaho kasi nga nagsarado yung mga kumpanya. Dito naman, protected pa rin naman kami. Compare dun sa unang nagkaroon ng pandemic at ngayon sa present time, paano minamanage din sa Taiwan yung pandemic based on your observation? Masyado kasing ano ang Taiwan eh. Talagang magaling sila sa mga ganitong sitwasyon. Nagagawa agad nilang iwasan yung mga ganitong bagay. Sa mga observation ko kasi, katulad niya kailangan may mga social distancing, kailangan ano, nandito ka lang sa dorm, bawal kang lumabas, bawal kang pumunta sa ganun. Kasi detected nila kung saan ka pupunta eh. Alam agad nila eh kung saan ka nanggaling na meron dong virus, alam nila yun eh. How do you protect yourself being in a foreign country? Sumusunod lang ako sa mga rules nila, sa rules and regulation nila na ganito, ganyan. Kasi kung hindi ka susunod, hindi mo masasabi protected ka eh. Kailangan talaga maging ano ka rin sa sarili mo, self-discipline. Chona, can you share with us kung ano yung natutunan mo sa loob ng 2 years being an OFW? Dito kasi madami talaga ikaw matututunan. Una-una, sa paggastos, kailangan budget ka talaga. Hindi ka pwedeng gumastos kung saan-saan o kung ano-ano man. Kasi dahil dito, kontratahan tayo dito eh. Hindi habang buhay dito tayo magtatrabaho. Kailangan, as long na nandito ka, alam mo kung anong gagawin mo. Alam mo kung paano mo ibabudget yung sinasahod mo. Yung mga ganong bagay. Tapos, yung pakikisama, dapat hindi ka basta-basta magtitiwala sa ibang tao. Kailangan yung sarili mo muna pagkatiwalaan. Marami-marami ka matututunan sa lahat-lahat ng mga hirap dito. Lahat mararanasan mo yan. Mapapansin mo na lang, maiisip mo na lang na magkaiba talaga kapag ka nasa Pinas ka. Ano ang message mo sa family mo na nandito sa Pinas? Lagi kayong mag-iingat dyan. Mahal na mahal ko kayong pamilya ko, lalo-lalo na yung asawa at anak ko. Para sa inyo lahat ng ginagawa ko to, lahat ng paghihirap ko dito, darating din ang panahon na magiging worth it at successful din ako. Yun lang. Salamat. Maraming salamat, Chona, sa pagbabahagi ng iyong kwento. Thank you to all our viewers and watch out for more Kwentong Kababayan. Muli, ako po si Lovely Montoya, ang inyong kakumustahan.